Welcome back po sa ating munting channel, mga boss, sa Manalumini Soundscraft. So, itong nakikita niyo po dito sa screen niyo ay V8 Sound Card Pro. So, ito po yung version 2 ng V8 Sound Card na nauna. So, i-demonstrate ko lang po sa inyo kung ano ba yung mga functions nitong mga ito at yung mga effects niya, kung ano ba yung ano. As you can see po, andito yung ano niya, mga mini equalizer, tapos accompany, record, pati monitor. So, kung meron ka nito, at saka magaling kang gumawa ng kanta, lyrics, at saka magtono, pwedeng-pwede kang gumawa ng sarili mong kanta or yung kapag panahon ng election, pag may jingle, nangangailangan sila ng jingle, pwedeng-pwede kang gumawa at bibilin sa yung awitin na yun. So, nakikita niyo po dito yung mga effects niya. Ayan. Meron po yung mga cheer, ganyan. Okay na okay po siya sa ano, sa live streaming. Lalo na sa mga gaming, pwedeng-pwede po 'to. Awesome. Ayan. So, meron din po siyang karaoke mod. Ito po yung mga mod niya. So, meron po tayong pro. Pag pinindot ko yung pro, tignan niyo yung pagbabago. Hello, sound check. Ayan po yung pagbabago, pag pro. Ayan yung pagbabago, pag pro. Pag karaoke naman po. Hello, sound check. Ayan po yung pag karaoke niya. Pag karaoke yan. Tapos pag pop, di ko pa po na-try ito. Ngayon pa lang. Hello, sound check. Ayan, okay din po, pag pop. Pag karaoke po kasi medyo manipis yung ano, tunog ng ating boses. Hello, sound check. Ayan naman po pag EMC. Meron din po tayong ano dito, voice over. Ang gamit po nitong voice over na to ay yung kapag ba ano, nagsasalita ka, kusang hihina siya habang nagsasounds. Parang ano po, parang nag-EMC. Hello. Ayan, naririnig niyo po yung ano, yung sound niya, pero hindi po humihina yung kanta, nakatulad pag MC. Pero pag pinindot po po yung voice over, ayan, ayan, kusa po siyang humihina. Parang kapag nasa live stream ka, pag kunwari may nagpa-shoutout sa'yo, kusang hihina yan pag naka-voice over ka, boss. Sa output quality naman po, boss, napakaganda nito. Ayan. Tapos meron din po dito yung voice changer. Ayan. Gano po, yung parang auto-tune niya. So, pag gusto nyo tanggalin yung auto-tune, i-click nyo lang po yung primary sounds. Hello, sound check. Ayun, bumalik na po sa dati yung boses natin. So, ayan. Ano pa ba yung mga pwede nating sabihin dito bago tayo dumako sa ano? Ah, yung echo niya nga pala. Reverb po siya. So, napakaganda po nito. Ayan. Lagay ko sa karaoke. Hello, sound check. Napakalinis po ng pag-reverb. Sound check. Sound check. Pwede ka pong mag-compose ng sarili mong kanta at i-cover mo. Kung gusto mong i-upload din sa YouTube, pwede, pwede. So, ang pagkakaiba naman po kasi pag wala to dito sa may cellphone ay ganito. So, ayan po. Gumagamit ako ng mic, ah. So, susubukan kong tanggalin yung mic. Titignan natin kung paano yung pagkakaiba sa may internal mic. Ay, external mic, pati sa internal mic mismo ng cellphone. So, ito naman po, boss, yung quality ng internal mic. Hindi masyadong maganda kasi wala po siyang noise cancellation. Kailangan po nating ano to, ikabit yung ano natin.
Hello, soundcheck. Ayan, kitang-kita niyo po yung pagkakaibahan. Malaki po yung pagkakaiba nila. At saka bago tayo dumako sa setup, kailangan muna nating patayin to para wala siyang grounded. Yan po, easy to use po yan. Ayan, magaan lang din po siya, lightweight siya, lightweight. Ayan. So, nakikita niyo po dito is meron po siyang input na condenser. So, makikita mo po dyan, meron po siyang input na condenser mic, 1, tsaka headphones, monitor. Ang gamit po nitong monitor, kapag may amplifier kayo or yung mga stereo ninyo sa bahay nyo, kuha po kayo ng 2-in-1, kabit nyo po dun. Pwede to. Huwag nyo nga lang lakasan masyado at baka marinig po nung condenser mic ninyo. Baka pangit pakinggan pag ano. Ito yung accompany niya. So, dito tayo magbe-base sa accompany pati live. Itong tatlong to po ay, itong accompany naman po na to, dito yung pwede kang mag-input ng video okay ng cellphone or kahit anong device yung gamit mo. Basta may internet kang pang YouTube. So, gamit ka ng mail-to-mail na, ayan, mail-to-mail na plug. Ano to? Ayan. Tapos ito, i-coconnect mo dun sa may source mo ng music. So itong live 1 at live 2, dito ko po pwedeng mag-record or mag-video. Kahit saan po dito sa dalawa na to, pwedeng-pwede ka pong mag-record pati mag-video dyan. Ayan. So, i-actual setup natin para makita nyo. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, ito po yung audio source natin. Ayan, nakalagay pa sa YouTube. Shoutout sa may-ari ng music. Ayan, audio source po natin yan. Ayan. Tapos, ilalagay po natin to sa company. Ayan. Tapos, ilalagay natin to dun sa input ng ano. Oh, para mag-output siya ng music. So, yung condenser mic, napansin nyo, hindi po ako gumamit ng condenser mic kasi ordinaryong mic lang yung gamit ko kasi wala tayong budget. Pero pwede na din po to. Yung condenser mic po, ilalagay lang po dyan yung microphone mo mismo na ginagamit. Ayan. Tapos, meron po tayong ano dito, isa pa. Meron po isa pa. So, ito na po yung da-direct dun sa ating device na gagamitin na pang-record. Lalagay po natin siya sa live. Ayan. So, ito po yung ilalagay natin mamaya dito sa device na ginagamit ko pang video para malinaw po. Parang katulad kanina nung ano, nagsasalita pa ako. Yung ini-explain ko pa lang sa inyo yung mga ano niya. So, ayan po. Nakita niyo po yung headset kanina, kaya yung headset po natin na ilalagay natin dyan. Ayan. Kapag gusto niyo mag-add ng amplifier or kaya isa pang headset, ilagay niyo lang po dito. Para kung kunwari nag-duet kayong dalawa, kasi dalawa yung condenser mic, pwede kayong maglagay ng headset pa dyan para dalawa kayong mag-headset. So, ayan. Pag ipapower mo na po siya, ayan. Long press lang po. Ayan, iilaw po siya agad. So, yun boss. Since nalagay na po natin yung mic input dito sa device na ginagamit natin, narinig nyo po yung pagkakaiba. Kanina may mga manok-manok kayong naririnig na tumitilaok. Ngayon, wala na po. Dahil po yun sa ibay ng noise cancellation nito. So, ganun lang po ka-basic ang setup nitong V8 sound card pro or version 2 niya. Mura lang to sa Shopee, affordable po. Easy to set up pa. So, chargeable po siya. So, ano ba?
Yun nga, na-explain ko na sa inyong lahat at katulad ng dati, God bless.